Kailan ka kahuling napadaan sa ibaan? Sabado siguro, araw ng palengke. Kaya sabi mo, okay dito. O baka araw ng piyesta. Mapabayan man o bukid, talagang kahali-halina ang buhay sa ibaan. Paglalako ang bumuhay sa bayang ito ng napakatagal na panahon. Masikap ang mga taga rito. Kaya tila ayos lang ang buhay para sa nakararami. Sabi nila, magtsaga ka lang at huwag pilian. Maraming hanap buhay dito. Gayunman, agrikultura at paghayupan pa rin ang pangunahing pinagmumulan ng yaman. Lalo na ng mga angkang nangingibabaw sa politika, ekonomiya, at iba pang aspekto ng pamumuhay ng mga taga rito. Pangunahin ang relihiyon sa mga pinagkakaabalahan ng mga taga-ibaan. May panahong tila tuluyang napapalibing ang espiritual para pagbigyan ang pangalawang hilig. Thank you.
kami tidak menimbulkan perubahan dan penutupan dan agrikultura, infrastruktur dan kalibrasan Kuyeta Arif Recto para Senador Vilma Santos Recto para Gobernador Dani Torreja para Mayor. Hindi lang mga politiko ang tumutubok ng todo. Lahat kamali-mali sa usapan. Para umasisa ang iba, kailangan yung mapatay yung tapat sa tungkulin. Iniisip ang kabutihan ng mga mamamayan. Sa araw ng politika, lumalabas ang pera ng mayayaman sa iba't ibang paraan. Nag-iwi ka ng 20 baboy, pagkatapos, pati ang kinabukasan ng kanyang mga anak, isinali na rin. Masaklap sa ating politika, pwedeng bilhin ang pasya ng nakararami. Siguro dalawang punong taon tayong ganito, paikot-ikot sa mga pangyayari ng eleksyon ay nagaganap na lamang. Palagi ng bigay ng sobre na may kalting laman, bigay ng tubo, yero, simento at mga kung ano-ano pang pangako. Halalansanan tamang panahon para pag-usapan ang kalagayan ng bayan. Karami dito sa ating tambay, walang hanap buhay. Kung kakaroon nito ang mga, pati walang mga trabaho na dito si Pahal. Hindi, isipin mo naman. Yung imbes na mapunta rito mga ibang... Imbes to? Ay, alam mo pala yun eh. Ay, nandaw na, naglayas na. Tama nga yun. Sabi niya na. Imbes na dito na magkakaroon ng trabaho para... Hindi na tayo lalabas. Eh, ang iba hindi na makalabas yun, walang pera eh. Kaya mag-giragay, uungkot na lang. Ay, kung nandito nga nagtrabaho sa ibaan, ay, di nga mapipilit na magtrabaho, nandiyan na sa tabi ating puntsan, subukan natin. Kaya pa tayo lalo yung mga kumirang nga talagang... Nagastos nga sa pagbabarik yung panghabang buhay na ikitain mo sarili. Eh, pag wala yung lugar, eh, wala kang kilala, paano pag magtrabaho? Kaya hindi basta-basta. Oo. Ngunit bingi ang karamihan. O lubhang abala at nalilibang sa nangyayaring paligsahan. Ang bayan pa ng ibaan ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Para tingnan ang ibaan sa iba namang araw. Lumpang matagal na ang mga problema at lumalala pa. May 5 dekada na ang problema sa tubig. Kakaunti o walang irigasyon ang mga sakahan. Pinapatay ng basura at dumi ng baboy ang mga ilog.
Gaano nga ba tayo kahanda para sa pagbabago? Sa buong bayan, laganap ang kawalan ng trabahong tugma sa pinag-aralan o kakayahan. May mga college graduate, pero kalimitan is hindi nagkakameran kaagad ng trabaho. Kalimitan, factory workers, tapos ang layo-layo pa, dun sila mabibase sa Malabar, or kaya Santo Tomas, or Cavite, Laguna, which is sometimes, alam ko, nasa kulang paminsan yung sinusweldo nila kasi nagbo-board sila, yung pagkain nila sa araw-araw, and then kailangan pa din nila magbigay sa family. So, paano tayo uundad kung dito sa barangay natin or sa lugar natin is walang mapapagkunan ng trabaho yung... Yung mga sabon sa PNG. Na kami ang nagawa ng sabon sa PNG, kaya umalis na ako dun eh. Magkasakit na, kaya umuwi na lang ako dito sa Batangas para mag-alaga na lang ang baboy, karoon pa ka ng matinding sakit ko. Trabaho po talaga. As in, yung kulang po, trabaho. Yung po ang unang-unang kulang. Kaya po yung mga tao, lalo sa pahirap, kasi nga po, wala sila mapagkunan ng pagkakita. Parang baliwala lang. Kaya wala nang nababago sa atin. Yun lang ang pagkakaya man. May ilang pagbabago rin. Kaya lamang, hindi nakaaabot sa maliliit. Sa kabila ng nandudumilat na potensyal ng bayan, hindi umaasenso ang kanilang kabuhayan. Ano lang kailangan para umasenso yung ano, ibahan? Ano lang kailangan? Anong kailangan? Alam mo na kung anong kailangan dito, pera para masensore. Di ba? Oh. Kaya gay ano? Gusto kong malagyan ng babuyan yung aking tigiri doon na matagal nang dinalagyan at wala nga po nang namatay yung asawa ko. Naputulan pa yung mga bata dito ng ilaw. Walang mga trabaho. Kung gusto mong tulungan yung anak ko makapagtrabaho, di asenso rin iba. Kaya na naman ho ang kita ng gantong mananami eh. Hindi yung palakihan ang nagbago ko. Ngayon pa rin naman ho eh. Sabi ko lang makaraw siya. Pag di alahin mo nga matay ang pamilya. Basta ko sa kaunting hanap buhay na yan. Hindi kaya buhay niya ng pamilya. Matanda na eh, dahil ang matanda na mahaba na napundyanan ang bata. Paano gagawin?
Maganda naman ho ang panukala ng mga nakatayo at aalsin na ang mahirap. Sana na yata papagkuhan yung magkakaroon. Dito na lang. Saan mo dagalan ito ngayon? Oh, sige, sige. Tabihan ko sila. Tabihan sa kong itinumot kay mama. Marakay na ako. Ano ang naghihintay sa mga kabataan? Kung maging marunong sila, aling bayan o bansa na naman ba ang makikinabang? Magtatagal sila roon at ang iba sa atin tatanda na sa paghihintay. Kontento na ang iba. Hindi na nila iniinda ang pag-alis ng mga mahal sa buhay. Basta tuloy ang paggawa sa kanilang pagbabalik. Minsan, maiisip mo kung may nakikita o naririnig pa ba ang mga tao. Lalo't posible nitong baguhin ang kanilang mga nakasanayan. O gambalain ang kapayapaan ng kanilang simpleng pamumuhay. Minalit ang mga pag-asa eh. Kung kailangan lang yung pag-asa na yung matatapang ano. Mukhang alam na ng bawat isa ang dapat mangyari. Pagpapalaganap ng madaming halang buhay. Wimpro bang ibaan, diga? At ang mga kabataan ay mapaunlad. Ang kanilang napag-aralan ay mapakinabangan, diga? Magkatrabaho mga apo. Na huwag nang dumahin sa ibang masa. Ay mayroon pagdating man sa ibang masa, wala rin magawa. Naloko lahat tayo. Pupuntahin at mago pagdating doon. Madami yung patikwas. Lalong ang tao nalubog sa utang. Kailangan yung magbibigay ng puhunan na mababang interes. Tapos kailangan ng maraming hanap buhay para mga tao may trabaho. Mahirap ang success, ang chance of success, yung pag-asa na magtagumpay. Mas mahirap kung walang government support. Sinatay yung mayor ay wala naman para pansarili lang ng kanilang mga
tayo pipili ng magalay. Gaano nga kagaling ang ating desisyon. Nagdamusak na Pilipinas. Nagdamusak.